Okay, our topic for today is do not be overawe when a man grows rich, or huwag ka raw masyadong mamangha or humanga kung ang isang tao ay yumayaman. Okay, we will read one story here in the Bible in the Old Testament, dito po sa 1 Kings chapter 21 verse 1 to po, istorya ni Nabot at ni Haring Ahab ng King of Samaria. Okay? Okay, 1 Kings chapter 21. Sometime later, there was an incident involving a vineyard belonging to Naboth, na taga Jezreel. The vineyard was in Jezreel, close to the palace of Ahab, king of Samaria. Now, Ahab said to Naboth, "Let me have your vineyard to use for a vegetable garden, since it is close to my palace anyway. In exchange, I will give you a better vineyard, or if you prefer, I will pay you whatever it is worth." But Naboth replied, "The Lord forbid that I should give you the inheritance of my fathers." So Ahab went home, sullen and angry, because Naboth, na taga Jezreel, said, "I will not give you the inheritance of my fathers." He lay on his bed, sulking, and refused to eat. His wife Jezebel came in and asked him, "Why are you so sullen? Or bakit masyado ka malungkot? At bakit ka umiiyak? Why won't you eat? Bakit ayaw mong kumain?" He answered her, "Because I said to Naboth the Jezreelite, 'Sell me your vineyard, or if you prefer, I will give you another vineyard in its place.' But he said, 'I will not give you my vineyard.'" Jezebel, his wife, said, "Is this how you act as king over Israel? Get up and eat. Cheer up. I'll get you the vineyard of Naboth, na taga Jezreel." So she wrote letters to Ahab's, in Ahab's name, placed his seal on them, and sent them to the elders and nobles who live in Naboth's city with him. In those letters she wrote, "Proclaim a day of fasting and sit Naboth in the prominent place among the people, but sit two scoundrels opposite him and have them testify that he has cursed both God and king. Then take him out and stone him to death." So ito po ang istorya. Ano po, si Naboth po ay isang may-ari ng vineyard or ubasan na malapit sa palasyo ni King Ahab. Okay? Now, sinabi po ni King Ahab, "Pwede bang ibigay mo sa akin yan? Papalitan ko naman ng bagong vineyard na mas maganda kung gusto mo, or bayaran ko na lang kung ano ang presyo." But Naboth refused to give the vineyard which he inherited from his parents. So, nalungkot po si King Ahab at siya po ay umiyak. Nakita po siya ng kanyang asawa na si Jezebel, sabi, ganyan ba dapat umarte ang isang hari ng Samaria? Bakit, ano bang problema mo? O, sinabot kasi, inoferan ko ng pera, bibiling ko vineyard niya, or exchange for another vineyard, ay pumayag. "So I'm so depressed," sabi ni Jezebel. The wickedest woman in the Bible is Jezebel. Ito pong pinakamasamang babae sa Bible. Po. Jezebel made a conspiracy to kill Naboth, and Naboth was killed. To make the story short, pinatay po si Naboth at kinuha po ni Jezebel ang vineyard ni Naboth at binigay kay King Ahab. Ano pong storya dito? Praise God. Kakatawa po, ano? Dahil itong si King Ahab ay napakayaman na. He's got so many vineyards, he's got so many livestock, and he's the king of Samaria, he's got many gold and silver. Pero pinag-interesan pa po niya itong vineyard ni Naboth. Gusto niyang kunin. Ano po? Ito namang si Naboth. Nagkamali rin naman po siya dahil ino-offera na po siya ng king. Siyempre, pag king ang lumapit sa iyo, wala kang magagawa kundi offer it. Otherwise, it will cost you your life. Ano po? So sabi sa kanya, babayaran siya. Ayaw niya. Sabi sa kanya, bibigyan ng bago siyang vineyard. Mas malaki, mas maganda. Ayaw pa rin niya. I think Naboth is wrong here. Mali din po siya rito. Kasi ang king na po nagre-request. So, well, anyway, pumasok po ang ang Jezebel at gumawa ng plano na patayin si Naboth. Pinatay si Naboth at ito nga. She got the vineyard and gave it to the king.
Sabi po ng Proverbs 14:31, praise God. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Proverbs 14:31. Tingnan po natin, praise God, hallelujah. He who oppresses the poor shows contempt for their maker. But whoever is kind to the needy honors God. Pag ino-oppress daw ng isang tao ang isang mahirap or ginagawa ng disadvantage o ng hindi maganda, ginigipit, ano po? Ito daw ay isang contempt or pagsubok ng ginagawa sa Diyos ng isang taong gumagawa nito. Meaning to say, God is watching. Nanonood po ang Diyos, nakikita ang Diyos ang lahat ng ating ginagawa every day. And God is a judge, God is a righteous God. He will always defend kung sino po ang naaapi at kung sino naman din po ang nadi-disadvantage. Hindi naman po ibig sabihin, lagi namang mahirap ang inaapi. Ano po? Minsan may mga mayaman din naman na dinidisadvantage. So, ang sinasabi po ng Bible is, ang Lord ay just and fair at palagi po siyang nakaside sa kung sino ang matuwid. Yan po ang sinasabi ng Bible. Basahin po natin uli. He who oppresses the poor or anybody shows contempt for their maker. And whoever is kind to the needy honors God. Kung tayo naman daw po ay mabuti, mabait, magbigay, generous sa mga tao na nangangailangan at sa mga tao rin namang hindi po lahat ng nangangailangan mahirap. Ano po? May mga mayaman din po nangangailangan. Sometimes they need spiritual counseling, spiritual guidance, emotional, psychological, ano po. Sinasabi po ng Bible, ang sino mang mabait at mabuti sa mga tao na nangailangan, na tumutulong sa mga tao na nangailangan, sila po ay, they are honoring God. Ino-honor daw po natin ang Panginoon kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa lahat ng tao, whether they are rich or they are poor. Ano po, kaya talagang nanonood po ang Diyos sa buhay natin every day. Proverbs 15:27, ano po sinasabi ng Biblia? A greedy man brings trouble to his family, but he who hates bribes will live. A greedy man brings trouble to his family. Ano po, so kalaunan po dito sa story natin, namatay po si King Ahab, namatay si ang kanya mga anak, namatay din po si Jezebel. Why? God punishes their family because of their oppression sa mga may hirap. Ano po? Sila po ay pinarusahan ng Panginoon. Why? Because God is a judge. God nga po. So useless din po lahat ng kayamanan ni King Ahab. Marami po siyang gold, marami siyang silver, marami siyang mga alahas, marami po siyang mga hayupan, marami siyang mga vineyard, mga lupain. Pero ano po nangyari sa kanya? Because of his greed, siya po ay pinarusahan ng Panginoon. At wala po nangyari sa lahat ng mga niya, lahat ng kanyang mga kabuhayan. Ano po, ito po ang lahat ay nauwi sa wala. Kaya mga patid, ang lesson po dito is, let's be happy and content on whatever we have currently. Ano po, and then patuloy tayo magsikap. Kung gusto natin masenso sa buhay, gusto natin imaman, sabi po ng Bible, the diligent hands will prosper. And those who hard work brings profit. Meaning to say, huwag tayong maingit sa mga mayaman, lalo na po ngayon, po sa Facebook, sa social media. Madalas po dyan, pinapakita ang lifestyle ng mga superstar, ang lifestyle ng mga mayaman, lifestyle ng mga magagaling na basketball player, mga mayaman, lifestyle po ng mga tao sa Hollywood, ang lalaki po ng mga bahay nila, 30 rooms, 50 rooms, ano po, ang presyohan po niyan is 250 million, 350 million, minsan po 500 million, depende po sa laki, no? So kung tayo po ay patuloy na lang na mamamangha at titingin sa kanilang kayamanan, pero wala naman tayong ginagawa, wala rin po mangyari sa atin. At the same time, you will look poor sa iyong sarili. Why? Pag kinumpir mo yung sarili mo sa kanila, masyado kang mamamangha sa kung ano man ang meron sila. Mawawalan ka ng gana sa sarili mo. So I advise, huwag po tayo mag-dwell dyan. Ano po? It's all materialism. They always want to flaunt their wealth, their power, what they have. Praise God, ang mga supercars, marami po silang kotse, 20, 25, 30, praise God. Ang sabi po ng Bible, let's not be overawed when a man grows rich. Why? Ano ba ang tunay na mayaman sa harap ng Panginoon? Ang tunay na mayaman sa harap ng Panginoon ay yung mga taong matuwid at gumagawa ng kabutihan sa kanilang paligid at gumagawa rin po ng kabutihan. Una-una, of course, sa Panginoon, naglilingkod tayo sa Lord.
Ano po, we serve God? Why? Ang unang utos po ng Bible is, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. So, una po nating mamahalin ng Panginoon. Hindi po ang kayamanan, hindi yung mga wealth, mga material wealth. Ano po? Kung hindi ang ating Panginoon na may lalang at ang mga kapwa natin na nasa paligid natin ay gawan po natin ng mabuti. Gawan din natin ng mabuti ang Panginoon. How? By serving Him. Ang Diyos gumagawa ng mabuti sa atin every day. Our life, our health, our strength, our jobs, ang money, our families, our friends. These are all from God. So, ginagawa po tayo ng Diyos ang mabuting bagay every day. At gawan din po natin ng mabuting bagay ang ating Panginoon. Suklian din po natin by obeying His word, sabi po ng Bible, and by serving Him. The Bible says, those who serve and obey the Lord will spend their lives in prosperity and their years in pleasure. Kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon at susundin natin po ang kanyang mga utos, tayo din po ay yayaman. Hindi man ganong kayaman kagaya ng mga Hollywood superstar, praise God. Ang mayaman ay mayaman sa isip, mayaman sa puso, mayaman sa pang-araw-araw na paumuhay. Meaning to say, we are content. Tayo pa ay kontento sa kung anong meron tayo. Tayo kontento sa kinakain natin. Kontento tayo sa bahay natin, sa ating kotse, sa ating hanap buhay. And praise God, as we are contented already, we can share the blessing to other people. Hindi naman kinakailangan maging milyonaryo ka para mag-share ka ng blessing. Now, you can bless other people by your smile. You can bless other people by doing good to them. By being good to them, by being compassionate with them, praise God, by sharing to them the goodness of God, the Word of God, lahat po ng mabuting bagay na tinatanggap po natin sa Panginoon, i-share po natin sa kanila. Para the same contentment na meron tayo ay magkaroon din po sila. Kung mabahagian po natin sila ng lahat ng mabubuting bagay, especially ng mga turo ng Panginoon on how to live happy, healthy, wealthy, and wise. Ano po? Through the guidance of the Word of God sa Bible. Amen po. Praise God. Proverbs 22, verse 22. Ano po sabi rito? Do not exploit the poor because they are poor and do not crush the needy in court. For the Lord will take up their case and will plunder those who plunder them. Huwag daw nating pagsamantalahan ang mga may hina, ang mga may hirap, sapagkat kung sino man ang mga nangapi at nagnakaw sa kanila, ay nanakawan din ng Panginoon. Mawawala din po ang lahat ng bagay na nanggaling sa masama, sa panluloko, pangsuswindle, napakarami pong swindling ngayon at mga fake products sa internet, sa Facebook. Ano, sasabihin siya, bilhin mo ito, napakagaling nitong produkto na ito, para sa mata, para sa etc., etc. Pag diniliver sa'yo, hindi po yung kung ano ang sinabi nila doon sa advertisement. There are so many things now na fake advertisement. So, mag-iingat po tayo dyan sa Facebook. Yung mga pampaganda, praise God, at mga lahat-lahat po na mga vanity things na nandiyan dyan sa Facebook, mag-iingat po tayo dyan. Hindi po lahat ng sinasabi nila ay totoo at kayo po ay madidisappoint. So, praise God, let's be humble, let's be contented on what we have, and mabuhay po tayo ng matalino, huwag tayong paluloko sa mga manlilinla, mga manluloko na nandiyan dyan sa online, sa Facebook, at sa internet. Ano po? Mag-ingat po tayo. Okay? Psalm 49, verse 16 and 17, ito po yung binasa natin kanina. Babasahin ko po uli sa inyo. Psalm 49, okay? Verse 16 and 17. Praise God. Do not be overawed when a man grows rich, when the splendor of his house increases. For he will take nothing with him when he dies. His splendor will not descend with him in hell. So, wag po tayong masyadong mainggit, mamangha,
At parang na-overawe po tayo na sobrang yaman nila at buti pa sila, so blessed, etc., etc. No, 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 no. Sabi po ng Panginoon, they will not bring them with them in the grave. Ano po, hindi po nila madadala yan sa kanilang libingan. Ano sabi ng Bible, New Testament ni Jesus Christ? What shall it profit a man to gain the whole world but lose his own soul? Anong pakinabang ng isang tao? Nakuha niya ang lahat ng kaimanan, ngunit nawala naman ang kanyang kaluluwa o relationship sa Diyos nung siya ay namatay. Praise God. I hope we learn something today in this very short message. A message of being content and being happy every day. Let's be happy today, not tomorrow, not next week, not next month, today. Whatever we have right now, pasalamatan po natin sa Panginoon. Whatever is our situation right now, magpasalamat tayo sa Lord. Let's be grateful. Let's be thankful. Ano po, sa lahat ng bagay na meron tayo ngayon. Hindi mo na kinakailangan, yumaman ka para maging masaya ka. Be happy today. Amen. Laughter is a good medicine, the Bible says, praise God. And a happy spirit brings health and healing to all your flesh. Sabi po ng Bible, kaya let's be happy every day, let's smile every day, let's laugh every day, and let's share some good things to the people around us every day, and you will see na patuloy na bubuhos ang blessing ng Lord sa iyong buhay. The Bible says, a generous man will prosper. And God loves a cheerful giver. Amen? Patuloy po tayo. May bless the Lord, magpapalain in every area of our life. If we are a giver, if we are generous, and if we are a grateful and content person every day. Amen? Let's close in prayer. Heavenly Father, thank you so much for this short message, O God. Lord, I pray for all the listeners, O God. Bless them in every area of their lives. And let the spirit of contentment and gratefulness be upon all of them in Jesus' name. If you haven't received Christ as your Lord and Savior, this is your chance. Ano po? Jesus is everything. When you receive Him, you will have everything. Love and joy and peace, abundance, prosperity. God, Jesus Christ, will give you everything. So say this simple prayer. Say, Lord Jesus, I repent from my sins. Forgive me, O God, from all my sins. Cleanse me by your blood. And Lord, beginning today, I am surrendering my life to you. Ibinibigay ko po sa iyo ang aking buhay. I open my heart. Come into my life. Be my Lord. Be my Savior. Be my best friend beginning today. Lord, thank you for writing my name in the Lamb's Book of Life in Heaven. I decree and declare, you are now my Lord, my Savior, and my best friend. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise God. If you pray that short prayer, now Jesus is in your life, in your heart. Talk to Him every day, and Jesus will bless you beyond measure. Amen? God bless you guys. Bye-bye. I'll see you in my next video. Bye-bye.